Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong random math problem galing from algebra. Pero yun mga Lodi, before that, advance Merry Christmas muna mga Lodi. So take this break para at least makapagpahinga kayo from stress and dun sa mga ginagawa nyo. And yun, just make sure na na-manage yung maigi yung time nyo. Pero for this season, so syempre mas mag-enjoy muna kayo. Tapos yung mga priorities nyo, so gawin nyo pa rin ahead of time. So, ito mga Lodi, ito yung problem natin. So, the real numbers A, B, and C satisfy the three equations. A plus B equals 7, AC equals negative 180, A plus B plus C quantity squared is equal to 4. Find the sum of the two possible values of B. So, meron tayong tatlong equation. So, sa tingin nyo, ano pwede natin gawin? So, siguro ang naisip ng iba, so for this case, so solve natin yung A in terms of B. Tapos, isa-substitute natin dun sa pangatlong equation or dun sa pangalawang equation. And then, similar din. Pero, mali yung ganun. I mean, matagal yung ganung process. Kasi, una yung gagawin dito, mga Lodi. Pag nakita kayo ng tatlong equation, tingnan nyo muna kung saan yung pwedeng magkaroon ng similarity. I mean, yung similar na pwede mong gawin na yung isang equation, ko-convert mo dun sa equation na somehow parehas dun sa isang equation. Eto, medyo malabo. Kasi nga, product to AC. Pero ito, pwede nyo mapagpareha. I mean, magkaroon kayo ng similar expressions. So, napapansin nyo ba A plus B to ito, A plus B plus C? Okay, so ito ang gagawin ni Sir IJ. So, from the first equation, we have A plus B equals 7. Applying the addition property of equality, we can add C to both sides. So, A plus B, mag-add tayo ng C. Siyempre, dahil nag-add tayo ng C sa kaliwa, we have to add C as well on the right side. Tapos, napansin nyo itong A plus B plus C equals dito. So, ito, substitute nyo yung 7 plus C. So, from the third equation, it follows that 7 plus C quantity squared is equal to 4. So, ganyan po siya kasimple. Ulitin ko, baka nalito po, ah, nag-add lang ako ng C dito. Tapos, itong A plus B plus C, pinalitan ko po ng 7 plus C na lang. So, that we can solve for the possible values of C. So, extracting the root. So, meron tayong 7 plus C equals ano square root ng 4? 2. Kaya lang, dahil squared to, plus or minus 2 mga Lodi. Diba? So, we have 7 plus C. Consider natin yung first case, positive. So, C equals negative 5. Considering the second case, 7 plus C equals negative 2. So, we have C equals negative 9. Okay? Nakakasunod mga Lodi. So, madali lang siya, diba? Tapos, dahil nasolve na natin yung C, pwede nating masolve na yung A from the second equation. So, from the second equation, we have A equals negative 180 over C. So, dinivide ko lang po itong C dito, kaya naging ganito po siya. So, subukan natin yung negative 5. So, we have A equals negative 180 over negative 5. So, that is 36. That is for the first value of A. Tapos, for the next value of A, so we have A equals negative 180 over C. So, ano na mangyari mga Lodi? So, this is A equals negative 180 over, ano yung C na pangalawa na nakuha natin? Negative 9. So, over negative 9, so that is equal to 20. Dahil ito ay 36, ito ay 20, we can directly solve for the value of B. So, A plus B equals 7. So, since A is 36, so 36 plus B equals 7. Solving for B, that is 7 minus 36 or that's negative 29. Similarly, we have 20 plus B is equal to 7. So, we have B equals 7 minus 20. That is negative 13. Since we are looking for the sum of the two possible values of B. So, that's negative 29 yung first value. Second value is negative 13. Therefore, the final answer is negative 42. Yun lang po siya mga Lodi. Math, ano lang, mga parang brain teaser lang dun sa mga math enthusiasts natin or mga mathletes natin dyan. So, just in case you have questions or clarifications regarding dun sa problem na sinolve natin, pwede kayong mag-comment sa comment section. Maraming salamat mga Lodi Gakes sa patuloy na sumusuport sa channel natin. And I hope you all the best. Pagpalain kayo ni Lord. Subscribe din po pala kayo sa mother ko, Mary Ann Maling. So, kulay orange po yung profile niya. So, more on cooking po yung vlog ng mother ko. And yun, support din po natin siya. Sana mas marami pa kayo matutunan mga Lodi Gakes sa mga susunod na math tutorials ni Sir IJ. And yun, kita-kits mga Lodi. God bless. Happy holidays and bye for now.